So no meron amount of bawi, no amount of bawi can cure that kasi mm-hmm. parang in a sense binawi niya the next day, Varner, diba? Binawi niya. Umatras siya, nag-backpedal siya. Walang cure dun sa sinabi niya. Well, the threat speaks for itself. Kumbaga sa principle, res ipsa loquitur, the things speaks for itself. Uh-oh. If you watch it, she looked very serious. The words were very clear. And there is no such thing as a conditional threat. Wala po yun. Invento lang po yun, Sec. Sabi ni Bato, di ba sabi ni isang senador yan, Yusek, ha? Senador ang nagsalita niyan. May conditional threat lang daw. Hindi. There is no such thing as a conditional threat. A threat is a threat. If I say, papatayin kita pag hindi ko gusto ang mukha mo, eh, threat pa rin yun. Opo. Papatayin kita kung gusto ko o hindi. A threat is a threat. And please, let's understand the situation. She is a sitting vice president. She is the potential beneficiary of the death of the president. And in previous statements, she already said, because of her anger against the president for not giving yung watch. Meron siyang kunentong insidente. May bata daw humihingi ng relos ng presidente. Correct. Sa PMA. Hindi niya binigay yung relos at nagalit siya. Ang sabi niya, gusto kong pugutin ang kanyang ulo. Gusto niyang pugutin. Hindi ba hyperbole yun? Pero exactly. Minuestra pa niya eh. Oo, minuestra niya yung pagputol. At you can say it's hyperbole. That's why we treated it as a hyperbole or a metaphor. But now, taken in the context of subsequent declaration. Oo. Eh, sinabi niya ngayon, meron na po ako nakuhang papatay sa Pangulo, kay First Lady, at kay Martin Romualde. At nagbili at na siya. At nagalit siya. Oo, nagbili. Niya. Opo. At, correct, na ano correct. Lang kami, na curious lang kami kung sino yung may puder na mag-utos ng suspension. Just in case umabot doon, may tao ba na pwedeng magsuspindi sa Vice Presidente? O wala? Korte lang? I cannot speak for the Ombudsman, but the Ombudsman can let the things happen in court. Okay, sige. We understand. The part of the DOJ, we cannot suspend her. We understand. Go through the process. Okay, isa pa. Tuloy-tuloy na natin. Yaman nila na nandyan na tayo. Na. Pag natanggal ang Vice President, paano, sinong papalit na Vice President? As far as you know. Under the Constitution, the President will designate any member of the House or the Senate to be Vice President subject to concurrence approval of the body. Ayun, ganun pala. Okay, okay. So, kagaya po sa kaso yun ni Gingona. Gingona, correct. Tama. He was a senator. And he was designated, but subject to approval of Congress. Sige. Opo. Pero ngayon muna. Isa na lang. May nagsasabi kasi, Yusek, na pila kamatinding political crisis na daw naman. Ito na kinakaharap natin. Agree po ba kayo doon? At parang talagang napaka-polarizing nitong nangyayari ngayon? Sa totoo lang, hindi po legal question yan. It's a political question. Pero hindi ko po nakikitang ganun. If people will just calm down, return to sobriety, and just follow existing rules of procedure, everything will be... Kasi yung debate po in a democracy is normal. Okay. But when you put the law into your own hands, that is a deviation of democratic principles. Eh. Pwede naman po tayo mag-debate. Eh. Kung hindi kayo sang-ayon dun sa paggamit ng confidential fund o mayroong violation ng sa pag-use ng confidential funds, pero yung magte-threaten po tayo and we'll take the law into our hands, that's a different matter. Correct, you correct. Can go to the Supreme Court if you are not convinced on the ruling of Congress. Pwede siya pong mag-habeas corpus. Marami pong... May remedy. Available in a democracy. Tama. But sige. Let's not put it in a... put the law into our own hands. Yeah. Correct. Sige. Ang pag- Thank dapat you. Baguhin. Thank you, Justice.
Pwede na ba partner si Jessie Ende? Pwede sa palagay mo? Pwede ng Supreme Court ano, pwede, justice pwede. Ito? Pwede. Parang magsalita, parang may ganong himig eh. Kahit bukas, pwede. Thank you, Yusek. Loko lang po. Loko lang. Thank you. Salamat po, sir. Mabuhay ka. Salamat. Mabuhay ka. Thank you. Si Undersecretary Jessie Andres ng Department of Justice. O regalo